Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas. Ngayon naman ay ating papasadahan itong katatapos lang na round number 6 ng ongoing USA Chess Championship. Best game dito ay naganap sa bakbakan between Super Grandmaster Hans Mok Niemann and Super Grandmaster Ray Robson. Kay Wesley po at Dominguez, tabla. Maraming ayaw ng tabla. Kaya dito na po tayo sa bakbakang best game. Ayan, sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang kanilang resulta at ang standing, yung team results at yung standing. Okay, nag d4 dito si Niemann, nag knight f6 si Robson, c4, e6, bishop f4. Kakaiba ang binitawan ni Niemann. Ano? Bookline pa rin naman yan, pero sa madalas kasing pagkakataon, ang ginagawa dito ay knight c3, tapos papasok sa Nimso Indian. Pero dito, inuna ang development ng bishop na parang London, pero committed ang c4. Yan natin, nag d5, kinapture ang d5, knight takes d5. Bihira din naman ito mga kamatsyas. Ang sa madalas sa pagkakataon ang ginagawa dito, punang pinangka-capture dyan eh. Tapos mag c6, bishop e7, castling, yan ang solid. Pero dito, nag knight takes d5, bookline pa rin pero bihira na, no? Bishop g3, nag c5, ayun, pressure kagad sa d4, nag e4, itatake ang knight, knight f6, knight d2. Pero hanggang dito mga kamatsyas, bookline pa rin kahit na medyo madalang na mangyari ito. Knight d2, simpleng dinipensahan ang pawn sa e4. At yung d4 pawn, walang depensa oh. Nag-knight c6 lang si Robson. May hiwaga dito sa libreng pawn sa d4. Bakit hindi kinapture yan? Kasi pag kinapture ng pawn yan, c takes d4, magna-knight gf3. May kalaliman eh na kapag nag-knight c6, mag-e5, knight d5, then rook c1. Tapos itong pawn sa d4, later on, mababawi din yan. Kapag nabawi na yan, parang nakaporma na ang development sa middle game. Malalim na ramdaman niya ni Robson. O, balik tayo. Bakit naman hindi queen ang ipinang-capture? Kasi magda-knight gf3. Na halimbawa, matakawan uli sa pawn, mag-rook b1. Habulin lang ng atake eh. Matakawan uli sa pawn, halimbawa, magna-knight c4. At kapag natakawan pa rin sa pod, magro-rook b2. Na dito, eh, only square para takbuhan ng queen. Queen a6, di ba? Wala nang pupuntahan eh. Pag nag-queen a6, mayroong knight d6. Ayun. Maku-queenless dahil yung knight sa d6, suportado ng bishop. May check na, kuha na ang queen. Maku-queenless. Talo na ang black dyan. Okay? Yan ang patibong ni Niemann pero naamoy ni Robson ba? Malakas ang pang-amoy. Knight c6 at dito, kumapture sa c5. Bishop takes c5, ayun. Yung d takes c5 dito, ni Niemann ang bagong gisa sa posisyon na ito. Dahil sa nakaraang teorya, ang ginawa dito ay e5. Ayan, dahil sa dalang, madalang ang posisyon na to eh. Eh, ang agang nagkaroon ng novelty. D takes c5, nag-bishop takes c5, nag-e5, ayun, inatake ang knight. Knight d5, Knight GF3 develop na, castle A3 para protection sa B4 square at para may timing na rin mamaya na maatake ang bishop. Nag B6 lang para ihanda ang development ng bishop sa C8. Knight E4, atake. Nag A5 lang, ayun. Kumbaga binigay na ni Robson, sayo na yan. A5 para walang B4. Rook C1, inatake ang bishop. Knight CE7, ayun, umiwas na sa nakapila kasi yung knight sa C-file eh. Talagang pamigay na yung bishop, ano, malalim din si Robson ah. Bishop D3, hindi pinansin ni Niemann. Bakit? Alamin natin mga kamatsyas. Pag kinapture ang bishop, kakapture rin syempre na kapag nag-rook take C5, magku-queen B6, ayun. Lalabas ang queen with tempo attack, may atake pa sa B2. Pagpalagay natin, i-atras natin, rook c2 para may depensa ang pawn sa b2, magro-rook d8, ayun. Malalim ang usapan dito. Tempo or tempi ng developments, mga kamatsyas. Kaya ganun ang kalalalim ang nakikita nila, no? Malalim. Nag-bishop d3 na lang, kumbaga para makapag-castling na. Bishop a6, tinapatan naman ng bishop. Kinapture na, capture, nag-castle. At nag-queen A8 para yung tore naman ilagay sa D8. Ayan, medyo yung queen props lang eh. Pero ito talaga ang pake niyan, yung tore mailagay talaga sa D-file.
Rook E1 at nag Knight F5. Ayan na. Kumbaga, anytime pwedeng pitasin ang bishop sa G3 at nag Knight H4, hinaamon ng knight, kinapture na, capture, at nag bishop E7. Threat muna sa knight sa H4, nag Queen H5. Ayan na. Gusto mag-penetrate dito ni Niman ng malakas na atake sa kingside. Nag B5 para mag BB4, maaring ganon. Knight F3, nako, lulundag sa G5, yan ang gusto mangyari dito. Rook C6, napatan na ang C-file. Rook CD1, umisod muna si Niman para maiwasan ang mga exchange-exchange. Napansin nyo po, umiwas sa exchange, no? Ibig sabihin, aatake si Niman dito. Kaya gusto niya maraming pyesa. Rook C2, yun nga lang, pagkaiwas sa C-file, sinamantala naman ni Robson na pitasin naman ang pawn sa B2, atake. Nag B3, iniligtas muna. Rook A2, hinabol naman ang weak pawn sa A3. Knight D4, hinabol din ang weak pawn sa B5. Nag Rook takes A3, nakipagsabayan na. Nag F4, ayun. Talagang gustong bumomba ni Niman ang atake. Pero kapansin-pansin sa evaluation bar, ayan, na bumaba, lumamang kay Robson, dapat daw ang tira ay knight to d6. Kung computer ang patitirahin natin, mga kamatsyas, yan ang gusto niyang tira. Pasugod. Ayun, kumbaga pressure lang sa b5 na kapag nag b4 dito, magkukuin g4 na tipong may mga hataw ng sacrifice dyan sa e6. Ayun, tapos gagawin dito king h8, then knight takes f7 check. Magulo pala ito. Rook takes f7, queen takes e6. Ayan, pero magulo talaga, no? Pero slightly better lang ang black dito. So, ibig sabihin, playable sa puti yan. Pero, napaka-deep niyan, ang lalim niyan. Computer na nakakita, eh. Computer lang ang makakita niyan. Pero, balik tayo sa ginawa ni Niman, nag f4 at nag rook a2, ibinalik ang strong control sa second rank at nag f5. Ayun, tuluyan ang lumala ng lumala ang evaluation bar ni Niman. Dapat ang tira daw dito ay knight takes b5, pitasin na ang pawn sa b5. Pero balik tayo sa ginawang f5 at dito, mga kamatsyas, inihataw ni Robson ang excellent move. Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang itutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. Knight C3 sacrifice. Threat ang tore, double, threat ang knight sa E4. Masakit ang tiradang yan. Hindi makakapture ang knight dyan kasi nga may matchas sa G2. Magkukombined ang tore at ang queen. Grabe yung queen A8. Pumatak ko. Hindi na siya props. Pumatak ang lupites ng queen. Oh. Grabe. Dahil binukas kasi yung pawn eh. Yung F pawn. Kaya nagkaganyan eh. No? Nag F6 na lang, nang gulo na lang. Okay? So, para may ata-atake dyan. Bishop takes, kinapture lang ni Robson. Accurate na si Robson dito. Kinapture ng knight with check. Obligadong capturein, pero huwag kalimutan, may matcha sa G2, nabuksan na, nawala na yung knight. Knight F3 binarhan. Nginuya lang ni Robson yung tore sa D1. E takes F6, threatening queen G5, king H8, may matchas nga naman. Obligadong umiwas kagad para yung tore ay ipangsalubong sa G7 kung magtatangka si Niman na mag-queen H6 o kaya queen G5. Nag-rook takes D1 muna, kinapture. Pero alamin muna natin, mga kamatchas, para maliwanag ano ba ang meron halimbawa kung mag-queen H6, threatening matchas, mag-rook G8. Ang ganda sana kung makaka-knight G5, threatening matchas sa H7 or knight takes F7 matchas. Yun nga lang, hindi pa rin makagalawang knight sa F3 dahil nagbabadya palagi ang paparating na matchas. Ang lakas ng tore sa A2. Woo! Kaya dito, no choice, kinapture muna ni Niman, rook G8. Ayo, inunahan na kagad ni Robson at nag-king H2 din, ipensahan ang pawn. Queen E4 para talagang totally protected ang H7, may queen G6 na paparating at nag-rook D7. Ayan, nakipagsabayan na. Dito, mga kamatsyas, maaaring mapatanong kayo, Coach, bakit ba hindi makapture yung pawn sa F7? Libre yun. Meron kasing queen takes knight. Isa na namang masakit na tira, hindi makakapture dahil nakapin ang king. Yan, kaya dito ang ginawa, rook D7 para yung tore ang ipangka-capture sa F7 pawn at dito nag-queen E2. Isa na namang mabilis na aksyon at masakit na tirada, mamatchasin si Niman.
Nag queen h3, ay nawalan na ng depensa ang knight. Ninuya na naman ang isang pyesa ni Niman. At nag rook takes f7, at dito ang huling bitaw na napakalakas na tirada ni Robson, rook takes g2, na parisign si Niman, mga kamatsyas. Bakit na parisign? Kasi pag kinapture ang tore na yan, may queen h5 check, kuha na ang tore sa f7, eh wala na. Talagang totally hopeless na dito ang puti. At kung after rook takes g2, hindi naman pansinin, mag king h1, may direct matchas naman sa f1. Okay, talagang tinamaan kay Robson. Malakas din naman talaga si Robson eh. Isa yan sa mga ano po talaga, promising na bata pa to si Robson eh. Oh, bagets pa yan. Okay, ito po ang kanilang picture no, bago tayo pumunta sa standing. Ito muna yung creative shot na nakita ko sa kanilang after round number 6. Ayun. So yan po ang pangyayari dyan. Ito yung kanilang standing. Caruana nangunguna sa score na 4.5 points. Pumapangalawa si Ray Robson sa score na 3.5 points. Hanggang kay Wander Liang and Sevian Samuel. Ayan. Tres medya. At mula kay Wesley, tabla na naman si Wesley ngayon kay Dominguez. Kaya wala po tayong magawa dyan, ano? Talagang mahirap ang bakbakan. Pag long game talaga, pausad-usad lang yan. Tabla eh. O Wesley, Dominguez, Lenderman, Xiong, Zerx, Yu, Shankland, Tagtetres. At Niman, 2.5 points, Aronian, and Morajabadi. Yan po ang pagkakasunod-sunod. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat mga kamatsyas. Abangan naman natin ang magiging best game sa round number 7 na magaganap. Yan po ay i-report ni Coach Kamatsyas para po sa inyo makatas natin ang mga dapat na kaalaman na makuha natin mga kamatsyas. Thank you po sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagtiyaga sa pagsubaybay dito sa US Chess Championship. Naglalambing po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, click nyo ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-notify kayo. Ganun din kapag kayo po ay nakapag-subscribe na, recommend nyo sa inyong mga kakilala, kaibigan para ma-promote natin ang chess ng marami pa sa Pilipinas. Maraming matuto. At sa ating Facebook page, Kamatsyas, mag-follow na po kayo. Official website, kamatsyas.com, mag-join na. At sa ating Kamatsyas Band, sa mga mahihilig sa musika at pagkanta, mag-follow na rin kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.